Kasasara lamang po ng mga presinto at katatapos lang po ng botohan ngayong araw na ito, midterm elections 2019. Sa nakikita nyo po ngayon sa aming likuran ay patuloy pa rin po ang mga volunteers ng Kontradaya dito sa kanilang monitoring center sa Quezon City sa pagtanggap ng mga reports tungkol sa anomalies, mga irregularities na naganap ngayong araw na ito. Kakapanayamin po natin ang isa sa mga convener ng Kontradaya at isa rin po sa mga editors din ng Bulatlat na si Ginoong Danny Araw. Magandang hapon po, Ginoong Danny. Ano po yung masasabi niyo sa naging takbo ng elections ngayon at paano niyo po ito i-compare sa mga previous elections like in 2016 and even we go as far as 2010 nung nag-umpisa tayong magkaroon ng automated elections? Naging problematic talaga tulad ng dati yung VCMs at syempre hindi natin dapat ipagwalang bahala yung red tagging at saka yung matinding vote buying. Bagamat nangyari na siya sa mga nakaraang election cycles, iba yung magnitude ngayon at sabi nga ng report on the ground, garapala na. Lalo na yung vote buying at saka yung red tagging. Maraming mga nasirang mga VCMs. Pero ang sinasabi ng COMELEC ay relatively or generally successful naman ito kasi maliit lang daw na bilang. Ang estimate nila ay nasa 600 daw pong malfunctioning VCM ang apektado. So ano po yung reaction niyo po tungkol dito? Una sa lahat, dapat nating tandaan na yung Smartmatic mismo ayon sa kanyang datos noong 2010, nasa 205 lang yung VCM na nag-malfunction. Tapos, noong 2013, nasa 171 at noong 2016 ay nasa 143. Kaya itong 600 na to, parang pag pinagsama-sama mo yung nangyari sa nakaraang tatlong election cycle, tila kulang pa yung total na bilang. Kaya hindi pwedeng maliitin yung 600. Kasi yung VCM malfunction at saka yung VRVM na hindi gumagana, pwedeng magresulta ito sa kawalan ng gana o kawalan ng motibasyon sa bahagi ng marami nating mga botante na ituloy yung kanilang right to suffrage. Naging malaki pong bahagi po ng inyong reports ay yung tungkol din po sa mga death threats na natatanggap ng mga volunteers po ng mga progressive party lists at maging po yung mga tinaguri ang mga black propaganda na pinapakalat ng mismong mga uniformadong pulis at may mga videos pong nag-surface online. Ito yung isang anecdotal evidence ng garapalan talaga. Kasi dati, yung mga police at saka militar, may konting pretension pa of neutrality and non-partisanship. Pero nung panahon ng kampanya, matindi yung pag-atake nila sa ilang mga kandidato at sa ilang mga party list group na sa tingin nila ay di umanong mga komunista. Tapos, sa mismong araw ng election, siguro kailangan kong ipakita sa benepisyo ng mga tagapanood na ito yung tabloid na police service balita. Regular na inilalabas ito, pero doon sa ikatlong pahina mismo ay makikita yung larawan ng Bayan Muna at Kabataan Party List. So ito, pinamigay po ito sa isang area po sa Sampaloc at sa mismong loob ng polling precinct. At nang kinompronta yung mga pulis, parang sinabi nila na ito ay galing sa Camp Crame lamang. At ayaw nilang sabihin na ito ay black propaganda when in fact, itong buong publikasyon to is a sign of black propaganda at saka pagpalagay na natin ginagamit nila ito bilang community publication, bakit sa mismong araw ng eleksyon ipinamimigay po ito sa mga botante? Yun po yung malaking issue. At syempre, irereklamo po namin talaga ito sa kinauukulan. Ano po ba yung nakikita nating impact or epekto nitong mga klase ng black propaganda sa takbo ng national ng elections? Totoo naman na ang negative campaigning ay fair game sa isang election process. At tama ang COMELEC sa sinabi niya na hindi niya pwedeng kontrolin ang nilalaman ng mga election ads including negative campaigning. Pero ang ginagawa ng police at saka ng ilang mga maka-administrasyong supporter, hindi lang negative campaigning kundi red baiting at red tagging. Ibang level ito kasi kapag ikaw ay napagkamalan at nasabihan na ikaw ay komunista o kaya makakaliwaman lang o pulahan, ang nangyayari pwede kang maging biktima ng extrajudicial killing. Kumbaga parang hindi biro ito kasi ito yung parang mark na ikaw ay pwedeng patayin dahil sa iyong paniniwala. At ito ay hindi katanggap-tanggap, lalo na ito ay ginagawa ng pulis at militar na dapat ay non-partisan kasi sila ang deputized under COMELEC rules na mag-safeguard sa election. Ano po sa tingin nyo yung magiging epekto nito? Ano yung magiging impact nito doon sa
tinatawag natin credibility ng magiging result ng election. That nung nagsimula yung automated election ng 2010, talagang may question na sa transparency and accountability sa usapin ng pag-administer ng election sa bahagi ng COMELEC. Ngayon, mas matindi yung questions about credibility, lalo na maraming naglolokong BCMs. Tapos hindi lang BCMs kundi pati na rin yung rampant na vote buying. Through the years, talagang the COMELEC has not put its foot down sa mga erring political parties and candidates sa usapin ng mga maling gawin nila sa pangangampanya. Ano po yung mga susunod pang hakbang ng kontradaya? Siyempre, patuloy yung ating monitoring beyond the elections. At siyempre, sa usapin ng automated election, dapat nating siguraduhin na talagang yung transparency and credibility will indeed be achieved. Maraming salamat po, Professor Danny Araw. Muli, ito po si Janice Eliao ng Bulatlat, nag-uulat para sa Outer Media Special Elections Coverage.